Ishkil muling tumama sa San Vicente, Luxor, sundan sa report ni Ivy Hernando. Tatlong magkakasunod na taon nang walang naaani sa fish cages ni Mang Virgilio ng Pudok San Vicente, Ilocos Sur dahil sa fish kill. Unang buwan pa lang ng taon, muli na namang nangamatay ang kanilang mga alagang isda, kabilang ang tilapia, bangus at malaga. Kung lalasin dyan, hindi agpadlaw tilamos min. So dahil dyan, mag-iino na kami na latang gisang ati. Kukatiking kukati may sana, wang tinulungan na hindi. Sa ngayon, wala nang natirang isda sa fish cages. Nakaangat na ang mga net. Ang ilan sa mga naisalba, dinaing na ng mga residente. Nitong mga nakaraang linggo ay napansin din umano ng mga agriculturist ang pag-angat ng mga isda sa mga fish cages. Indikasyon na nahihirapan sila sa pabago-bagong klima at hindi stable na level ng tubig. Bumaba nang talaga yung level ng water natin at pumasok yung tubig at doon na i-stress ang ating mga fish. Oxygen level, ma'am, is bumababa talaga pag ganitong makulimlim. At isa rin yung tintig namin na kosmo. Malapit sa bukanan ng ilog ang mga fish cage, kaya sila rin ang unang naapektuhan sa pagpasok ng tubig alat. Nasa 27 fish cage owner ang apektado sa fish kill. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng fish kill at tulong na maaaring ibigay sa mga apektadong fish growers. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.